ang magandang balita. At pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Alam niyo mga kapatid, ang pag-depression worship ay mabuti po. Kasi ang Panginoon ang ating pinalulugohan sa puyong ating tinataas kapag tayo ay nag-depression and worship. Pero, example, mayroon isang hindi mananampalataya na nandiyan. Tugtugan mo lang, kantahan mo lang siya ng kantahan. Maliligtas kaya yun. Oo, ipag-pray mo kaya. Oh, example, Sister Maxine, hindi pa kumikinala sa Panginoon. Hindi pa mananampalataya. Ang lapitan ni Brother Ricky, pinag-pray ng pinag-pray. Magdamag, maghapog, pinag-pray. Maliligtas mo ba? Ano po ang sabi ng John 3:16? Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang tungtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang susi ng kaligtasan ay yung tong pananampalataya. Kaya napakahalaga po nung pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Kasi, doon po nang gagaling yung pananampalataya. Ano ang sabi rin sa Romans 10:17? Ang pananampalataya ay buhay ng pakikinig. At tayo makapakinig kung mayroong naghahayag ng salita ng ating Panginoon. So, ngayon, ano po yung pinakamahalagang ministry? Subjects. Mag-surveying, mag-share ng salita ng ating Panginoon. Yung pong ibang binanggit ko kanina, yung mga pag-uensi, yung mga pagtuktok, pagkanta, secondary na lang yun. Pero ang number one ay yung pag-share ng salita ng ating Panginoon. Yun po yung pinaka-importante sa lahat. Alam nyo, nung nasa tayo tayo ako, lagi tumatapit yung tagapuha sa mga pinto. Good morning po, yes, madrabe sa mga pinto. Hindi na umaga, hanggang naging presidente po ako ng malalakihan doon. Naging presidente ko ng malalakihan doon, subit na yung malalakihan. Nagkaroon ng mga pasyalan, nagkaroon ng mga outing, kaya hanggang patandas yan, nakakatid. Ay, hindi pa inabot nila Sister Kelly, sina Sister Maxine. Tapos sabi ng isa doon, Pastor, alisin na natin ang kalalakihan. Kasi may mga live group naman. At tiranggan yung kalalakihan. Sabi ni Pastor, Kapatid, ikaw na doon sa klinilis, magalilis ka. Kumuha ka ng tao, ikaw yung magwawalis. Ikaw yung magbibilis na ito. Opo, pasto ka. Umisa ka doon, nakikita niyo ako doon, pagkato. Nagwawalis ako doon, nagsisiga ako. Ang masaya, lumalakas yung katawan mo. Misa, tinatawagan ko yung kalalakihan, kapapangiyan. O, tulong-tulong tayo dito. Gawin natin ito. Ayun, hanggang ang Diyos po, sumunod lang tayo na sumunod sa Panginoon. Ang Diyos po yung sabi ni Pastora, Father Rick, pumunta ka doon sa church doon sa may phase 2. O, hanapin mo siya dito. Sama mo si Pastor Ronnie, dalawa kayo. Di ako ordained doon, magpapastor na kayo. Diba? So, ang Panginoon po ang nagtatakas. Sumunod na tayo ng sumunod sa ating. Actually, sabi nga, anniversary kami here of me. Pero nagulat na kami ni Pastor Ronnie nung pinapunta kami doon. Kinoktain kami, kompleto lang ganyan yung papel. May ID na, kompleto na. At may bonus pa na license ng pagkakasal. Ano po ang ating Panginoon? Kapag nakita niyo yung heart natin na wala kang putol sa paglingkod sa ating Panginoon, hindi ko alam ang sasabihin ko. Panginoon,
Pangapat. Pangapat na? Pangapat. Hindi ko alam na ano sasabihin ko. Totoo po yun, as my experience. Dito kapag tumayo ka dito, kapag hindi mo alam yung gagawin mo, makigilig yung tuhod mo. Makigilig yung tuhod mo. Kaya nga po tayo nag-aaral, eh. Kaya may mga classes, di ba? May G-trip, nag-aaral tayo. Kasi dyan po tayo natututo. Dyan tayo na-equip, dyan tayo tine-training kung paano tumayo. Diba? Bukit pa dun sa power ng Holy Spirit, ay kailangan din natin ma-equip, kailangan din natin matuto. Diba? Kasi sa experience ko, kapag alam mo yung gagawin mo, at alam mo yung sasabihin mo, hindi ka matatakot na bayo din. At sasamahan ka pa ng Holy Spirit, hindi ka matatakot tumayo dito, mag-share ng salita ng ating Panginoon. At dito sa pag-preach, kaya nga sabi ng iba, kasi pasto, parang ako yata ang pinipira. Si Coco, pinag-pwento dyan, kaya ako pinatatamaan. Yeah. Hindi po totoo yun. Wala pong pwento sa akin tungkol sa mga buhay-buhay na nandito. Kung meron po mang pinatamaan, sabi nga, bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago. Yung po mahalaga sa lahat, baka hindi sila maniwala sa akin. So ang sabi doon sa Isaiah chapter 55 verse 11, gayon din naman, ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y babalik sa akin ng walang, babalik sa akin na walang katuturan. Babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin ito ang aking mga balak at gagawin ito ang aking mga ninanais. So, una sa lahat, para po tayo paniwalaan. Dapat po meron tayong good personal testimony. Ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin ng walang katotohan. So, ibig sabihin, yung salita ng Panginoon na isinishare mo, tinitiyak dito, na chat na may mangyayari doon. Kapag shinare mo sa kapwa mo yun, siguradong may mangyayari doon. Sabi na sila ito, tutok pa rin ito ang aking mga balak. At gagawin ito ang aking mga linanais. So yun, kapag pinitawan mo yung word ko lang, hindi ikaw yung powerful. Yung Diyos at yung kanyang mga salita. Ang gagawin mo lang, isi-share mo lang, baka hindi sila mabago. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, ay hindi mo natin kayang paguhin ng bago. Ang Diyos at ang kanyang salita na ang nagbabago ng tao. Diba? Sabi ko, hindi tayo yung makapangyarihan ng kay Diyos. Yung pong nilikha ang mundo sa Book of Genesis, na sinabi ng Panginoon, maghiwalay ang tubig at ang lupa. Nagkaroon ng kalawakan. Instant yun, ha? Sabi ng Panginoon, magkaroon ng mga tabuhala sa tubig at sa lupa. Nagkaroon ng mga dambuhala. Ayun, ang dambuhala na lang ang titira, elefante. So, ito pong ginagawa natin, hindi para sa akin. Hindi para sa inyo. Para sa Panginoon itong ginagawa natin. Manggagawa lang tayo eh. Manggagawa lang ng nagumpay na nandito. Kahit pa nasira yung ating projekto kanina, diba, kahit hindi pa natin master yung tugtugan, ang mahalaga, nandito tayo. Sama-sama tayong umaawit sa Panginoon, at pupuri sa Panginoon, ha? Sumasama.
sa ngayon, Panginoon. Ay, kung lahat ito ngayon, tayo ay malalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father God, salamat po sa umaga nito, Panginoon. Salamat po at ipinaalala po sa amin, Panginoon, na hindi po kami yung makapangyari na, kundi ikaw. Salamat, Panginoon, ipinaalala po kami. Taluyan lang, Panginoon, ng iyong pagpapala. Una ng salita ko, pangalawa, Panginoon, ay ng mga pagpapala ng Lord. At sa umaga nito, Lord, pagpalaan niyo po ang mga kapatid ko na nandito, Panginoon. Lipuhin niyo po sila, Lord, lagyan niyo po ng desire ang kanilang mga puso na magpagalit sa iyo, Panginoon. Lord, empowered to everyone of us, Panginoon. Kayo po yung mag-inkarin sa amin. Kayo po yung mag-motivate sa amin, Panginoon. Tanggalin niyo po yung espiritu ng katamaran, espiritu ng katuwagan. Kung ipalitan niyo po ito, Panginoon, ng espiritu ng tao, tapat ng Holy Spirit. Lord, upang magawa po namin, may pagpatuloy namin, Lord, ang gawain ng diwan mo dito sa lupa, Panginoon. Yan, maraming salamat po sa umaga nito. Wala po kami maibabalik sa iyo, Panginoon. Wala po kami maiaray sa iyo. Kundi yung aming sarili, sabi mo nga, Lord, sa iyo sa bita, ang nais mo ay, ang tamang pagsamba at ang alay na nais mo ay yung aming sarili na ihandog sa iyo ng buhay. Panal, nakalulubog sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa iyo sa umaga nito. Sa iyo lamang po ang patuloyan na salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Palanampalataya, Panginoon. Lord, salamat dahil ikaw po yun ang pupunod ng aming mga kahinaan. At hindi lang po yun, kundi ikaw yun ang pupunod ng aming mga pangangailangan. Panginoon, sa umaga nito, maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Ikaw yung Diyos na aming patuloy na papupulihan at sasambahin. At sa umaga nito, sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagsama ng kanyang banal na Espiritu, sa kanyang pag-ibig. Hallelujah. Lord, igawan mo po ang iyong masagalang paspas para sa bawat isa sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Ay nililiglig ng pagsubok ng karamdaman. Oh, hallelujah, Lord. Ang magagawa lamang po namin, Panginoon, ay ipanalangin sila at magtiwala sa iyo, Diyos, na kahit wala sila sa oras na ito, Panginoon, you are doing something miracle sa buhay nila, Panginoon, hallelujah. In Jesus' name, oh God, hallelujah. Lord, open the heavens, Panginoon, to bless them, oh God, Jesus, hallelujah. Sili sa Panginoon, kung kalooban mo na hindi na maopera, walang matigas na batong niyan, kaya mong alisin, Panginoon, kaya mong tunawin, in the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah, Lord. Kung ano po yung kalooban mo, Panginoon, kami po'y sa iyo umaasa, oh God. At kung ang kalooban mo na may maopera, it's a big money, Panginoon, ang kailangan nila, oh Diyos. Worth almost 300,000, Panginoon. Lord, we pray, oh God, that you will do miracles, oh Jesus. Maasa po kami, Panginoon. Ikaw yung Diyos na dakila at buhay. Wala ng pag-asa. Lord, ikaw ang aming pag-asa. Tapat ka sa iyong pangako, Panginoon. Hallelujah. Whatever mangyari sa aming buhay, basta't hawak mo kami, Panginoon. Ikaw ang masusunod. Ikaw ang mag-ahari sa aming buhay, Panginoon. Lord, hallelujah. Sino man ang nasa kawalan, Panginoon, Lord God. Ikaw ang resources ng lahat ng bagay. Iyo ang pilak, iyo ang ginto. Lahat ng bagay, Panginoon, sa iyo lang namin makukuha, Panginoon. Tulungan mo lang kami magtiwala ang lubos sa iyo, God. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang pinagmumula ng lahat ng mabubuting bagay na kailangan po namin habang kami namumuhay sa mundo nito. Lord, salamat po, Panginoon. Sa
Salamat po sa pagdinig mo sa aming dalangin. At kung mayroon po rito, mga kapatid, na wala pa si Kristo sa iyong puso, kahit anong ganda ng promises ng Lord, hindi po ninyo mararanasan yan, not unless may connection tayo sa Panginoon. Not unless tayo maging anak ng Diyos. Not unless na tayo ang ating relasyon sa Panginoon, tayo ay kanyang anak at siya ay ating ama. Malibang yan ang mangyayari, kapatid, kahit na anong gawin natin, walang mangyayari sa ating buhay. Kanyang buhay, kung siya ba ay anak na talaga ng Diyos, the altar is open. Tayo mahiya. Ang Panginoon po'y nag-aalok ng kaligtasan sa amin. Kaligtasan na ibinigay niya sa amin, ibibigay niya rin sa inyo. Kung wala pa po kayong relasyon sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Meron po ba rito na nais magbalik loob sa Panginoon? Hallelujah. Yung kamay, tayo mo naman natin. Panginoon, ano ka sa amin? Panginoon, salamat po sa araw na ito. Narinig ko ang mensahe mo. Malibang ako ay manalig ng palataya at ang dating ka bilang aking Panginoon sa rinig na pagliligtas, wala po akong mag-ibon relasyon sa iyo at hindi mo pa ako maitinang naman. Pero sa oras na ito, nais ko matanggapin ka bilang aking Panginoon at sarili kong kapag-iigas. Mula ngayon, ikaw lang po ang aking ama at ako'y galing anak. Kung ano man po yung aking pangangailangan, Panginoon, tulungan mo ako, ikaw lang ang aking malapitan. Ikaw lang ang aking pagtiwalaan. Ikaw lang, Panginoon, sa aking buhay. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesus. Amen. Salamat po. Sabi po ng banal na kasulatan, kapag mayroong kaloob ng balik-loob sa iyo, ang langit ay nagpapasaya, Panginoon. Hallelujah! Kasama po tayo, mga kapatid, sa pagsasaya. Amen. Ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Praise God! Purihin ka, Panginoon! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon! Salamat po, God, sa anak mo ito na nagbalik-loob sa iyo. Ang prayer ko po, Panginoon, para sa kanya. Hawakan mo po mainam ang kanyang buhay. Ilagay mo po siya sa iyong makapangyarihang kamay, Panginoon. Ang sabi mo, ang sino man na nagbigay ng kanyang buhay at nasa iyong kamay, walang makakagaw. Kahit pa si Satanas, hindi maaagaw sa iyong kamay. Kaya Lord, titiwala po namin siya sa iyo, sa iyong makapangyarihang kamay, na siya po, Panginoon, ay iyong aalagaan, iingatan, Panginoon, at sasamahan sa lahat ng sandali. Hallelujah, Lord. At tulungan po magpatuloy siya sa pangalan po, Panginoon Jesucristo, tanuman ang kanyang pangangailangan, Lord. May karapatan na po siya humingi sa iyo. Ito, God bless you, Panginoon. Congratulations! Hallelujah! Amen! Ito, makakaupo mo natin. Ito, sirenran pala yun.